16 games remaining. Yan na lamang ang natitirang laro para sa Los Angeles Lakers NBA. Ang tanong, makapasok pa kaya sa playoffs o kahit sa play-in tournament ang Lakers? Yan naman ang pag-uusapan natin pagkatapos lamang nito. Sa ngayon mga kapoltok, mapapansin mo na talagang bumabagsik na naman yata ang Lakers habang lumalapit ang playoffs. 16 games na lamang ang natitira para sa Lakers. At nagiging consistent na sila sa panalo ngayon. Okay si Thunder, Milwaukee Bucks at ang huling biktima nga ang Minnesota. Yan ay ilan lamang sa malalakas na team na tinalo nila nitong nakaraang 6 na laban. Kaya naman, marami sa mga fans ng Lakers ang nagtatanong, magtutuloy-tuloy na kaya ito? Mga idol, ang laban ng Lakers sa Minnesota isang patunay at masasabing hindi lamang basta-basta panalo. Dahil maraming pinatunayan ang laban nila sa Minnesota. Unang-una nga si Anthony Davis. Abay sukat akalaing 25 rebounds ang ginawa niyan. Mahirap makuha yan sa isang laro. Remember, kagagaling lamang niya sa injury sa balikat. Isa pa si LeBron James. Pinaunahan na naman niya sa panalo ang Lakers. Siya ang leading scorer na may 29 points. At parang walang kapaguran sa loob. At syempre, ang mga sidekick na sina D'Lo, AR at Rui. Silang lahat ay mga nag-step up para sa isang decisive win. Dahil na rin sa panalo nila, unti-unti na namang umaakyat sa West standings ang Lakers. Tatlong panalo na ang lamang nila sa Golden State Warriors. At isang panalo na lamang para makasama sa top 6. Magandang balita nga yan. Isa pa ang panalo nila para sa Minnesota. Isang patunay na umiinit na nga ang Lakers sa tamang oras. Mas lumalapit na sila sa taas. Dahil one game at a time ang sinabi noon ni Darvin Ham. At hindi sila nagpapakita ng pagbagal. Mas nagiging consistent sa panalo ngayon ang Lakers. Ang isa nga sa dahilan ay pagiging dominante ni Anthony Davis. 27 points, 25 rebounds, 7 steals, 5 assists at 3 block shots. Dahil nga sa kanya, mas nagdadalawang isip na umatake sa loob ang Minnesota o kahit pa yung ibang kalaban nila ng nakaraan. Ang pagiging present niya sa loob ay isa sa dahilan ng pagkapanalo ng Lakers. Maraming bagay silang nagagawa kapag nasa loob talaga si Davis. Hindi lamang yan sa opensa, maging sa depensa. Samantalang pinatunayan naman ni LeBron James sa Minnesota na kalabaw lamang daw ang tumatanda. Nang pumasok na ang second quarter, doon na namarako si LeBron. Dahilan upang makuha ang leading scorer nila, 29 points. Halos mag-triple-double pa siya with 8 rebounds at 9 assists. Kung saan siya ang may pinakamaraming assist sa Lakers. Ang pagbibigay ng leadership at pagmamando sa loob ang isa sa dahilan upang makuha at maging confident ang mga kakampi niya. At syempre ang manalo sa laban. Basang-basa na ni LeBron kung kailan na-atake at kung kailan bibilis o babagal. Alam na niya kung kailan magbibigay ng points at kung kailan ito ipapasa, mga tamang desisyon na naibibigay niya. Yun nga ang ilan sa mga nakita natin sa laban nila sa Minnesota. Kita natin kung gaano nila sineryoso ang laban para makuha ang panalo. Mga kaboltok, silipin natin ang play na ito. Dito natin makikita kung paano nabibigyan ng pagkakataon ang mga kasabay ni LeBron sa loob. This time naman ay si Austin Reeves. All 50 ang score, second quarter ito, last 5 minutes 44 seconds. Narito si LeBron mga kaboltok kasama ang mga outside shooter maliban kay Jackson Hayes. Kailangan niyang pumuesto dyan para maging open ang depensa at na kay Reeves na nga ang bola. So center versus shooting guard mga kaboltok, mismatch ito. Panoorin natin ang gagawin ni Reeves. Konting dribble at pumasok na nga sa loob si Hachimura para kumuha ng rebound. Pero biglang nag-step back 3 si Austin Reeves at pumasok na nga ang tira. Ang tira niyang iyan mga kaboltok parang mala James Harden na. Dahil kay Austin Reeves 44% 3-point shooter yan sa loob ng huling 10 laban. Mga idol, ngayon naman ang game schedule ay tingnan natin for the month of March na ito para sa Lakers. At mas kapanapanabik panoorin ang mga laban na yan. Ngayon ang tanong,
ilan kaya ang magiging panalo nila. Ang Sacramento Kings ang isa sa pinakamalakas na makakalaban nila diyan. Nag-struggle ngayon ang Warriors dahil kay Klay. Pilay naman ang Philadelphia dahil kay Embiid na 6 na linggong mawawala at ang Indiana siguro ang maglalaban-laban dyan. Ang Milwaukee Bucks medyo tagilid, tinalo na nila yan nang walang LeBron. Ang Brooklyn nasa ilalim naman. So siguro 7 or 6 win mga Boltok ang aking palagay dyan. Pero siyempre bilog ang bola. Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe. Kung bago ka pa lamang, bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball talk, ipapakita ang mga laro, mga tunay na pambato sa court. Dito ay pabilis, hindi ka pwede pa short. Papakita ang pagbakat sa loob ng court. Pagalingan ang dating, bawat puto sa ring. Basketball ang labanan at wala kang kasing. Basta basketball ang usapan na kay dyan ang tingin. Dito lang yan sa basketball talk. Basketball talk, puso sa puso, laban ang pagalingan dito. Pabilisan at diskarte yan na